Jesus. It's a quality score. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love, and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our time. And together let us learn to share our time and set, develop our skills for the glory of God. Be an Adonai and strive to make the world a better place. We should be a part of us. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Adonai and strive to make the world a better place. We should be a part of us. Together we can make a difference. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, amen. Dear God, we CSBNs praise you for helping and guiding us for our exams yesterday and last week, and we
thank you for the goodness and blessings you gave to us. Please forgive us for any wrongdoings within our life and help us live according to your will. We thank you, Lord, for waking us up today, and we thank you, Lord, for the people that we have met, like our friends, family, and teachers. Please guide our teachers and their teachings. May your will be done in our life. In Jesus' name, amen. All together, we say, Amen. Good morning, everyone. Welcome to another episode of the CSBN Portal. Okay, four. Sir Perry. Four. Buti po to si Sir Perry na ano mo, na trace mo kung anong ilang episode na tayo. Kasi mayroon akong tinitingnan ano eh, yung reflection no, sa kaharap ko. Tawa si Mam Rileto. Okay. At sino ba tong kasama natin? Ah, syempre, magandang yan ang, resource ano natin. Magandang t-shirt na kasama natin. Introduce mo ha, Sir Perry. Yes. Or kailangan ba natin introduce mo siya na? Hindi, katukayo mo yan. Sige. Sige, go, ma'am. Charmin at Charmaine. Para hindi malito daw ang audience. Ayan. Okay, sige. Ano po ang pwede nating pag-usapan ngayon, ma'am, ano? Charmaine. Char or share? Ano ba yung sa iyo, ma'am? Char, tapos si Share. Hindi, kasi may pinagkaiba kasi yung pangalan. May pinagkaiba. Share ano ba yung share. Pinagkaiba, ma'am? Pwede po palitan na ma'am siya na lang para hindi nakakalito na ma'am siya. Yan. Sa akin ma'am okay lang ma'am na ganun full spell full yung ano mo name mo kasi maraming yung mga students mo ma'am, ilan sa mga students mo nagsisend sa akin ng mga projects nila, ng mga assignments nila. Magugulat na lang ako. Ayun. Kasi sabihin kasi ikaw yung Charmin na isa lang yung I. Oo. Siya daw double I siya. Kaya yung tawag ko I, yung I I. Ay. Wow. Kaya pala sa iyo, kaya pala kanina may nagpasa ng assignment late kasi napasa niya na sa isang Charmaine. Oh, sino kaya yun? May mga nalilate, ma'am. Yung mga nalilate, ma'am. Pagbibigyan ko na. Oh, pagbigyan mo na lang. Oh. Na, ay hindi, kailangan tanungin mo kung nasend ba sa akin. Na, kasi kaya, kung nasend sa akin. Oo, yun dahilan na nalate. Kaya yung mga pangalan nyo, may kinalaman sa tema na pag-uusapan natin ngayon. Okay, ano ba yung tema ngayon, Sir Perry? Yung kasi Sherman, may science at may, you know, numeracy, okay. Literacy, yan. Okay, so yung pag-uusapan natin ay marami eh, tatlo dap, ay hindi, dalawa, di ba? Pero, doon muna tayo sa isa, yung brother. Siyempre, ipapaliwanag mamaya yan ang ating resource. Brother, which is ang... Literacy Day. Yeah. Okay. So, International Literacy Day ay sineselebrate every September 8. Okay? Kasabayan ng kay Mother Mary. Si yung kasabayan. Kapanganakan ni Mama Mary. Ni Mama yan, Mary. The Nativity of the Blessed Virgin Mary. So, ano nga ba sir ang literacy? Ano sa pag narinig mo yung salitang literacy, anong unang nasa isip mo? Hindi kay literate. Alam mo. Nag-pop up sa isip mo. Yan na, hindi kay literate. Sa iyo, ma'am, ano yung salitang na ano mo, unang maiisip mo kapag narinig mo yung literacy? Literacy dapat may alam. May alam. May alam. Dapat may alam. Maganda na ngayon. Okay. May alam. Tama. Tama lahat. So, basically, ang literacy, ma'am, it includes yung ability to write, to read, ano pa ba? Numerical skills, mga ganun. And dahil nasa industrial 4.0 na tayo, okay? Advanced na tayo. Wow. Advanced era. Digital era, okay? So, kasama na sa literacy, yung ano, how to navigate the digital technology. So, maliban sa mga basic na mga basic skills, kailangan din alam nila yung sa mga tao ngayon, sa mga lalo na sa mga bata, estudyante natin, alam nila kung paano gamitin yung technology. Oh, aside from technology. Literacy, hindi lang po yung mga technology, hindi lang po yung sa kaalaman. Mm-hmm. Kaalaman lahat in general, di ba? Mm-hmm. Kaya may mga umuuso rin ngayon, financial literacy, di ba? Tama. Digital literacy, financial literacy. Iba pa. Spirituality. Spiritual literacy pwede. Diba? Kasi gaya ng binanggit nga ni ma'am kanina,
ay ano siya, kaalaman. Kaalaman. Diba? Yung sa akin, binanggit ko lang, sir, ay yung parang ano lang niya, tawag niyan, technical definition lang niya. Okay. Pero pwede tayong maraming sakop yung literacy. Medyo broad yung salitang literacy. At dahil dyan, literacy, no? Punta tayo, paano natin i-connecta yung literacy, sir, sa science and math? Ayun, ang magandang abangan ng ating mga viewers ngayon. Wala pa bang ano? Wala pa bang nagpapabati ngayon? Wala pa. Shout out. Ay, ang dami wala na si natin. Ayun na, sinabi na. Ah, si Aika Umpoy. So, grade 6 understanding ito. Mm-mm. Sure. Okay. Hi po, Sir Perry. Yes. Oh, sa'yo lang nag-hi. Ah, siyempre ito. Hi, Sir Perry. Inuna ako, siyempre. Tapos kayo mamaya, tingnan nyo. Maraming magsusulat niyan. Okay, ano pa? Si CJ. Alexander. CJ, ay, ano ko yan? Yan. Kasama na tayo dyan lahat. Sa wisdom yan. Okay, grade 10. From CJ and Alexander Andrade, good morning po. Good morning! Ang galing, no? Sige. Ano pa? Mamaya, oh. Oo, marami-rami pa yan mamaya. Okay, sige. Ganda ng background natin, pang ano? Pang literacy. digital technology. My numbers pa. programming. Programming yun, sir. May binary codes ka pa. Okay. At umiikot pa yung science sa globe. Ayun yung Philippines. Ayan. Malami na Philippines. Bigla geography. Okay, so balik tayo sa topic natin, Sir Perry. Okay. Balik muna tayo sa literacy, no? May theme dapat. Ano theme natin? Ano theme natin? Ni Ma'am Charmaine. Ano ba sa science and math ba to? Or sa literacy? Sa ano atang ano niya? Actually, sa pag September, sineselebrate natin yung Science Month. At ang theme natin for this year ay Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon, Kabalikat sa Matatag, Maginhawa at Panatag na Kinabukasan. So yun yung team ngayon, no? Science. No? Ang bigat. Nahabol mo yun, Sir EJ? Ang haba nun. Ang haba, ano? Sir. Yan dapat ang pag-usapan natin, Ma'am Charmaine. Kabalikat. Bakit nga ba science and math? Science and math. Magkasama palagi. Kasi yung merong apat na branches ng science, yung main, general science, earth science, yung earth science, biology, chemistry, physics. Sa isang branch ng science na yon, yung math ang language niya. So first, physics. The language of physics is math. Mm-hmm. So sa physics kasi, hindi mo pwedeng puro idea ka lang. Dapat yung math, magpapatunay siya na yung idea na to ganito. For example, gravity. Paano mo nasabing may gravity? Ma-apply din yung math kasi yung formula. Mm-hmm. Yan yung formula. Siya yung magsasabi. Oh. Ano yung value of gravity? Kakalculate. So, may naalala ka. May physics. Siyempre, nabutan mo yun. High school, di ba? Magagalit yung physics teacher ni Sir Perry. Sige, Sir Perry. Ano naalala mo sa physics lessons mo? Wala akong naintindihan. Ngayon. Pero ngayon, siyempre, nakikita ko na kailangan talaga yon. Kasi yung mga pag-i-invent, lalo na pag-i-innovate. Maski ngayon, kailangan sa applying sa personal na buhay, talagang gamit doon yung dalawa. Yung paano may formula kayo, paano yung formula niyo magiging matatag na sa relasyon niyo bilang mag-asawa. Diba? May formula yun. Yan. Sa relationship. Ay, meron. Oo, may formula yun. May formula siya. Oo, ganun. Di dapat Dapat may alam tayo. Dapat lagi may alam. Hindi ka nakaka-relate, ano? Hindi, kasi, di ba, nag-usap tayo about physics. Naalala ko sa physics yung, Big Bang Theory, tama, ma'am. Noong pa yan, Darwin Evolution. The creation of the universe. Di ba? Diyan pumapasok yung, yung gravity, yung sa Big Bang Theory.
expansion. Anyways, wala tayong na-expand doon. Wala kayong nagiging seryoso yan. Ayaw na nila. Ayan, sabi nga. Diba yan yung major mo, ma'am? Oh, okay. Sabi basics nga ni Adam. Ano, ayan, Gile, ay mga estudyante ka to. Si Adam Gile. Ayan, good morning, ma'am and sir. Ayan. Tapos si... Si Siron, estudyante ko din yan. Shout out po, Ma'am Sha. Wow. Clarence Buenaobra. Yan. Tapos, shout out sa Grade 7 knowledge daw po. Shout out po. And then, kay Serena Gail Ramos. Mm. Hey, ikaw. Hey, ikaw muna, sir. Pag iyang A na yan, naalala ko si Ma'am Rilat ACSBA. Doon sa ano. Sector yun. Yun pala. So. Oh, yan si Ma'am Trisha. Good morning po. Shout out to all the ECE learners and parents that are watching today. Lo, may nanonood na, ano, sir. Also. Mag-behave ka. Also to all teachers here at the second floor faculty. Go teachers! Yay! From Celine Cruz, shout out po sa grade 3B at sa advisor namin kay Ma'am Riza taga... Diyad. Okay. Thank you, Ma'am Riza. Nanonood na yung grade 3 kaya kailangan maayos tayo. Magbe-behave tayo kasi may okay. Baka kasi bigla kasi tayo nag-jump from literacy. Ito pala siya. From literacy to science and math. Kaya learners, okay, viewers, kinonect namin yung science and math sa literacy. Kasi nga, binanggit ko kanina, kasama sa literacy ang numerical skills. And numerical. Of course, dahil, okay. Hi, ma'am. Hi, shout out kay ma'am, kay ma'am Hazel Canave. Okay. Shout out sa pa-birthday ng anak niya kahapon. Shout out, happy birthday, Cassie! Naalala ko yung si Cassie sir na laging umiiyak dito kasi lagi niyang inaasar, di ba? May formula kasi yun. May formula. Paano pa iyak na isang bata? May literacy. Ngayon nalaman niya na hindi na siya nagano kasi mature na po siya. Nag-innovate na po siya. Kaya dati pag ginano mo... Grade 3 pa lang si Cassie? Dati dito nang pinapaiyak natin. Ito, talaga, Sir Kenny. Kinoconnect po natin. Sabi mo, kukonnect natin. Kasi... Alam mo ba si Cassie, mas halos katangkaran na niya ako. So, pag tatangkad pa yan si Cassie, kapag kasi bata pa eh. Mm-mm. So, ikaw, mag-sorry ka na kasi baka abutin ka ng... Mas tatangkad pa siya sa'yo. So, anong kinalaman yan sa pinag-usapan natin ngayon? Ay, connect po natin. Height niya. Height. Yung height niya, diba? May formula ba yan? Oo, numerical yan. Numerical, yung height. So diba? Ngayon, ano nga yung application noon sa atin, no? Paano natin yung gagampanan o bibigyan ng hustisya yung tema? Tema ng science. Okay. Kasi para sa akin, sir, ha, ang science and math kasi involve problem solving. Okay? Mm-hmm. So, yung everyday life natin, may mga problems sa yung na-encounter, nagagamit natin siya, dapat ina-apply natin yung natutunan natin sa science and math. Kasi inahasa itong mga subjects na to, inahasa nito ang problem solving. Yun lang. Okay. Sa'yo, ma'am. Sa akin, una siguro sa lahat, science and math teachers, dapat hindi kayo laging magkalaban. Oo, walang magaling. Kasi dapat, lagi kayong magkasama. Oo, lagi kayong magkasama. Kasi ito yung di ba, nag-EMA ako. So, napansin lang namin to. Dapat yung isang subject, hindi siya solo flight. Dapat lagi siyang interconnected. Interconnected siya. Hindi pwedeng math lang to. Pag science lang to. So, hindi dapat ganun. Kasi... pag ginawa nating box, yung alam ng bata, box din. Hindi niya nako-connect lahat. Tama. Hindi niya nako-connect. Tapos papasok na rin doon yung sa CL, Christian Living. Oo.
Oh, connected ko yun doon. Paano siya? Sa mga ano nila, sa mga pagsosolve, dapat in the form of sentence na nandoon na. For example, ang instead of Pedro, pwede sabihin, si Joseph ay pumunta sa ganun. Kung mga biblical, pero nandoon na yung mga numbers. And then yung formula doon, ano yung formula? O, the science na integrated na po. Ganon yun. Gusto ko rin idagdag, sir, ha? Yung science and math, hindi lang sa problem solving, kundi critical thinking na din. Yes. And also, yes. Creativity, di ba? Yeah. Okay. So, kung saan mababa tayo sa PISA, no? Ayun, pag-usapan natin yan mamaya. Kaya yung literacy yung... literacy yung pinag-usapan natin. Oh. Kasi pag-usapan natin yan mamaya. Ma'am Char, break na po ba? My last two comments, Sir Perry. Si Jan Raymar Planta, sabi, grade 7 council po, shout out, no? And then si Daniel Francisco. Hello. hi pala. Hi, Ma'am Sha. Oh, hello, Daniel. Hinong siya, kasi dahil siya. Dapat na sa akin, share. Share. Sa'yo, Ma'am Sha na lang. Sa akin, share. Share na sa kanya, share. Share. Kasi hindi ako madamot, kaya I share. Share. Na-joke lang. Okay, we'll be back. Ang hindi raw magmahal
sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayang kong sinilangan, hangat kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. And we're back! Okay, so napanood niyo yun, ang gagaling ng ECE natin, no? Gagaling sumaya. Gagaling sumaya, diba? Diyan at dapat ina-expose natin yung mga, maliit pala yung ina-expose natin, galing. No? Para ma-develop yung confidence nila. True. Ang galing, okay. No? So proud tayo dyan. Proud ang mga mami, mami, salamat. Mga, good job, ECE! Na, good job, ECE! Ano, so sa mga teachers din nila, no? Teachers, si Ma'am Zara, yeah. Si Ma'am Pat, si Ma'am Carla, Ma'am Eli. Okay. So, balik na tayo sa topic natin. Anong question natin ngayon, ma'am? Anong tanong natin sa mga viewers ngayon? Ah, yung tanong natin. Sige. Ba, sa, ano, sa science naman tayo. What are some of the science concept na nagagamit nyo in real life? Can you comment po, mga students? Ano po yung science concept na, nagagamit mo naman in real life? Yun, marami yun, no, mama. Dapat marami. Bigyan mo ba ng sample? Ayaw. Ito yung favorite ko. Alam na to ng grade 11 last year. Alam na din to ng grade 10 eh. Nagluluto ka ba ng spaghetti? Yes. Yes. So, di ba pag nagluluto ka ng spaghetti, yung pasta, paano mo siya pinapalambot? Yung pasta, sinasalang sa tubig. Pinapakulo. Pinapakulo. Tapos nilalagyan ko ng asin para, ewan ko, yun yung unang yun tanong. Bakit mo nilalagyan ng asin? Pampalasa ba yun ng pasta? Oh, may lasa ang pasta pag nilagyan mo ng asin. Mali. Nilasahan ko yung yung pasta mahalat. Mahalat. Akala ko yun yung purpose nun. Hindi. Ano? Di ba pag nagpapakulo ka ng pasta, kailangan mo ng mantika, ng asin, nalagyan mo nun. Gusto mo ang magic mantika, sarap, ganun. Ang mantika ay para hindi dumikit. Yung mantika, para hindi sila magdikit-dikit. Hmm. Pero yung asin, hindi siya pampalasa, mga anak. Hmm. Yun, mga anak. Anong purpose ng asin, ma? Ang asin ay may cooling effect. Yan yung una ng maliit, ha? So, pag naglagay ka ng asin sa tubig, kung may cooling effect ang asin, anong mangyayari sa tubig? Hindi masyadong mainit. Oh, tama. Hindi siya masyadong mainit. So therefore, kung sinalang mo na siya sa kala na mainit, na ito, may apoy, mabilis iinit yung tubig. Tama? Tama. Pero kung nilagyan ko ng asin, ano mangyayari sa tubig? Parang na-neutralize? Hindi siya masyadong ganun ka-init. So meaning to say, bine-prevent mong maging, ano ba tawag dun sa sagi, no? yung pasta, maging malata yung pasta. Okay. Al dente lang daw yung pasta. Yung medyo pag binato mo daw sa pader, dumidikit yung pasta. O ganun yung matatanda eh, no? Pag binato daw sa pader, pag dumikit, luto na yung pasta. Pero hindi talaga yun. Pero ano lang po yun, to maintain the temperature of the water, because as you know, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So pag boil na siya nung papangit yung pasta ninyo, magiging malata po siya. So pag maraming nilagay na asin, mas matagal bago kumulo yung tubig ninyo. Kung para nung nagluto ka ng ng pansit canton, 'di ba? 3 minutes lang. Oh, 'di ba? Ma'am, bakit anong meron sa asin? Anong component ng asin may cooling effect? Ano ba yung asin? Yun, scientific. So water siya, 'di ba, ma'am? Sodium chloride. So yun, basta yung asin ay may cooling effect. Yun lang yung alam ko, pero hindi ko masyadong pinag-aralan yung
Oo, yan. Ito yung ano, lagi ko tong example sa mga bata. Pag summer, saan ka lumalangoy? Saan mo mas gusto? Sa swimming pool o sa dagat? Sa dagat, syempre. Sa dagat. Summer eh. So meaning to say, pag nag-swimming ako sa dagat at summer, kung walang asin yung tubig, ano expected mo sa tubig? Mainit. Mainit, di ba? Pero nung lumangoy ka sa Boracay nung June, nung umalis malamig kayo, ano nangyari? Malamig. Malamig. Kasi nga, may cooling effect yung salt. Kaya masarap mag-swimming sa dagat pag summer. Yan. Cold-blooded ba ang isda? Hindi po. Alam ko cold-blooded ay mga ano eh, reptiles. Tapos yan. Mayroon din ano ngayon, ma'am, na too much, pag salty na, kahit ito, di ba, Red Sea, di ba? Ayan, oo. Yung ano doon, iba ang ano nila. Iba yung salinity nun eh. Ngayon. Saka pag salt ka din, di ba, parang ang bilis mo lumutang. Lumutang. Yan, kaya yan, lumulutang doon yung ano. Kaya pinatiniwalaan niya doon sa ano, yung time, sabi mga scientific explanation, pero wala naman itong ano, yung time na si Jesus walks on the water. Sinasabi ng ano yun. Yun, lumulutang. Pero tama. Pero, maganda yung mag-swimming doon sa Holy Land, sabi ng mga nakapunta, pag nag-swimming ka doon, hindi ka lulubog. Mulutang ka sa Red Sea. Kasi yung salinity na. Red Sea or Dead Sea? Red or Dead Sea. Parehas na Dead Sea. Yan. Tapos yung mga asin sa ibabaw ng kaldero. So, mag-experiment tayo sa pag-swimming pool. Ano, sa lagyan ng maraming asin, ano kaya kung gano'n ang effect? Pero may chlorine sa ano? Ito pa. Hindi mo lalagyan ng chlorine. Pag kumain daw ng, ano ba kayo, yung ice cream, yung dirty ice cream yung tawag nila. Anong nilalagay nila sa yelo nila? Asin. Para hindi agad matunaw. Yan, ang galing. Bagong kaalaman. At may star center tayo. Dahil dyan, may star center tayo. Thank you, Ma'am Tricia. Thank you so much sa support po. Okay. So, ayan. Tapos ka na sa, ma'am, sa trivia, ma'am. Okay, sige. Pag-usapan naman natin itong most awaited dati ka na. Sumasakit. Yung nakakasakit. Nakakasakit. Sakit. Nakakabigla? Sige. Ano yun? Sige. So, yung ano? Okay. Yung reality. Dahil nag-usap tayo about literacy, magbibigay din ako ng fact. Okay. Tapos na si ma'am sa trivia niya ako naman. So, yung literacy rate ng Pilipinas ay actually mataas. Okay? So, meron tayo 96% according to PSA. Okay? So, marami sa ating mga kabataan ay marunong magsulat, at least, no? Basic. Writing and, ano ba? Reading. Mm. Okay. Ang problema, ma'am, sa result ng PISA, bagsak tayo sa, or mababa, low yung score natin pagdating sa comprehension. Okay. Marunong magbasa, marunong magsulat, yung comprehension ay hindi sumasabay. Okay. Kasama sa comprehension ay yung science and math. Sige. Bilang mga teachers, ano bang nararamdaman niyo? Kayo din learners, anong thoughts? Siguro yung ano. Share kayo. Ito, very fresh pa ito. Sabi nga ni Father, hindi kahapon, during our line formation si Father Albert, sabi nga niya, yung itong problem, hindi natin ito kaya kung wala tayong katuwang bilang teacher. Okay? Dapat, both the parents. Kaya nga, we are trying our best na ituro sa bata. Pero kung walang follow-up, kung walang ano doon sa ano nila, sa bahay, kasi maganda rito ilang hours, pag-uwi, ano nang ginagawa ng bata? So, kanina lang, during our recollection, having our recollection right now, tos, ano po, may tanong ako, Tagalog ang tanong ko. Binasa niya. Tapos, hindi pa maintindihan. Tagalog, ha? So, doon ko na-realize, talagang ano bang ano nito? May Filipino subject tayo. So, hindi na nahulugan na mahina yon, hindi lang nakakaintindi sa tanong na yon. Kaya minsan, ang sagot, mali na.
Katulad din ng ano, may mga kaibigan po ako, nagkukwentuhan kami. Sabi nila, ito yung problema kung bakit mababa tayo sa visa. Mm-hmm. Dahil ang mga tanong doon ay in a form of sentence. Mm-hmm. Hindi yung ganoon, 1+1, hindi, parang ano, yung type na may isosolve mo application, oh, application na, nandoon na tapos i-calculate to, kara i-calculate, pero yung line doon ng pagbasa ng ano, yung questioning, hindi na naiintindihan. So, paano natin makukuha yung right answer? Oo. Di ba? Ganun. Pwede kasi, sir, ano, no? Alam ko naman yung sagot eh. Yun, alam yung alam sagot. Alam ko talaga eh. Pero nung ginawa siyang tanong, ba't hindi ko na alam? Hindi, ganun din. So, eh, anong problema? Sa tingin kayo. The problem is ano talaga? Para sa inyo lang yung, ha, hindi naman talaga. Ano. Yung beyond, sabi pa natin, yung assessment is very important sa sa individual. Tayo, very ano tayo, kasi ano tayo, standard yung size natin in a class. So yun po, walang problema sa atin. Mm-mm. How about doon sa mga ibang schools? Na sabihin mo na, sir. Ang na klase, 65 sila, no? Una 80 pa. Kasi kinukongested talaga. Okay, sabihin natin sa public school. Yeah. Imagine, okay. Nagulat ako yung ratio natin dito, yung population. Sabi pa na, yung population, ilan po kayo? So, 1,200 plus. Mas marami pa yung population ng grade 7 pa lang namin. Ha? Bakit ilan pa yung population ng grade 7 nyo? Sa grade 7 namin, 1,800 na kami. Dami, no? Ilan ba yun? Doon nagulat ako ilang sections. Tapos per section ilan. Minsan umaabot ng 60, 70. Paano yun? Tayo pa nga lang dito na experience namin 30, 35, 6. Ay, mahirap na. So, tapos, siyempre, sa bahay. So, very ano talaga. Mm-hmm. Sabi pa nga natin, kung talagang ano, beyond yung ano niyon, may passion in teaching, siguro ano ta rin eh, dapat na mayroong collaboration. Support dapat. Support, hindi naman kaya lahat ng teachers . So, yung sa'yo sir, yung ratio. Ng student to teacher. Kasi talagang nakita ko talaga ma'am sa mata ko, kung yung isang room, malaking room, public school yun eh, somewhere doon sa Sampaloc, Manila, ang na-visit namin. Isang malaking room siya, tapos hinati nila at gamit lang yung plywood. Parang plywood. Plywood talaga. Eh, alam mo pag plywood, diba? Yun yung ginamit pang divide. Eh, maririnig mo talaga agad kasi manipis yung plywood eh. So, paano matututo itong section na to kung magsasabay ng lesson yung ito at yung kabilang section. Tapos nakalapel pa yung isang teacher. Oo, naku. Huwag ko na lang talaga. Diba? Wala ba rin? No. Alam kung saan ka makikinig pag ganun, diba? So, ang mahirap dyan, siyempre, una natin ano, anong ginagawa kung papalit-palit, kung wala yung, ano, yung will na ayusin yung education system natin, wala talaga. Naku, yung education pa rin, yan yung driver sa economy natin. At you know what? Diba? You know what? Ang laki ng budget nila. Oo. 'Di ba? Depende yung pinakamalaking budget. 'Di ba? Pero saan na po at mga naka-stack na? Paano ka bang piperma? Nasa libro po. Wala silang libro ngayon, ng public. Hindi po, may na-print po kasing storybook. Ay, gano'n. May storybook. Mahirap sa mga ganyan. Ano? Siguro sa atin na lang, education is investment talaga. Investment, para ngayon. Sa assessment ko, mag-i-invest ka. Pero kawawa naman doon. Kaya nga, our mission dito sa ating sa Catholic school to reach out to the public. Totoo. Mm-hmm. Alam mo ba yun, sir, nung nag-attend kami ni Ma'am Rona na sa UST, may isang EDCOM doon eh na nag EDCOM researcher na nag-talk doon na dapat talaga yung public at private ay mag-collaborate. Yes. Okay. Kung ano yung pagkukulang ng private. Yes, sir. Sige. Ano yung pagkukulang ng private, pupunan sana ng public. Public. Ano yung pagkukulang ng public? Ayun, basta mag-collaborate sila kung ano yung mga kulang i-fill nila. And let's say, kulang ng room ang private, so pwedeng gamitin ang ibang rooms ng public. Parang ganun. Yung salary. Yung room ng, yung public, kung may extra room sila,
extra room sila, pwedeng doon gamitin. Okay, yung classroom na yun. Yun. At yung mga books naman, kasi mas mabilis daw yung pag-release daw ng mga books eh, pag sa private, unlike sa ano daw eh, public. Kasi wala maghahati-hati pa sila dyan eh. Oo. Kaya nga eh. Ako, teacher nga, na-experience ko yun. May teacher nga ng ano, ng friend ko, sa teacher sa public, no? Pupunta siya dito sa library, maghahanap, bibilis siya. Kasi kawawa. Tapos sabi niya, parang kung i-adapt ko yung culture na nangyari ngayon sa public, ako lang, nakukonsensya ko, pero ganun. Wala akong may tour, walang libro. Totoo. So ngayon, naghahanap siya ngayon sa libro natin na matatag, ano. Laging kawawa dyan, sir, yung mga last name nila ay UB. Ako, sir, nung di pa ako married, uy, yung apelido ko eh. Pagbigay ng libro, sana po yung libro. Wala na eh. Sunod ka na lang. Share na lang kayo. Oh, kawawa ayun, ka, wala kang libro. Totoo. Mahirap talaga pag walang libro. Promise. Oo, kaya A yung pinangasawa ko. Sa A. Unang-una kasi A eh. Kaya pala letter A. Sa atin yung may pinakamagandang upuan. At break na tayo. Kanina pa si Derek. Galit na yung director po natin. Kanina pa eh. So, ang ganda ng pinag-usapan natin ngayon, ma'am. No? Napakaganda. Gusto ko pa na... Kung pwede pa lang eh, di ba? Sir Paul, wag na lang. Joke lang. Wag na tayo mag-break. Wag na tayo mag-break, di ba? Pero, yun na nga. Baka magkalitan si Sir Paul sa atin. Oo. So, siguro next time na lang mag-share. No? I-continue na lang natin next time. Okay, so, break muna, learners. Bye. Isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa gamit kong salita, bayang kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal, noo'y nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayang kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So welcome to another talk. Actually, this is the 30th talk for the second year of this video program, Let God's Word Guide Us. So I have chosen to share about a verse from the fifth letter of Paul to the fifth chapter of the first letter of Paul to the Corinthians. So 1 Corinthians chapter 4, sorry, it's
1 Corinthians 4, verse 7. What do you possess that you have not received? Actually, it's a question, ano? 1 Corinthians chapter 4, verse 7. What do you possess that you have not received? So, it is a beautiful question. It makes us really think and ponder. What do we really have that we can call our own? And the truth of the matter is, or the brutal fact is, if there is anything that we have that is really our own and that does not come from God, it is sin, S-I-N. That's the only thing that we have that is not coming from God. So the rest, the persons in our lives, the resources that we have, the talents that we have, the properties, everything is actually our gifts from God. So God, who loves us so much, has given us and continues to give us so that our life will be nourished, sustained, and be fruitful for His purpose. So that is why there is a lot of wisdom in the saying. I really don't know who the author, the original author is. No? Someone once said that that gratitude is the best attitude. Gratitude, no? This comes from the Latin word gratus, which means being thankful and pleasing. So, gratitude is the best attitude. So, let's try to nourish a grateful spirit, no? And what is beautiful is that research has shown that being grateful actually reduces stress and is vital in improving our overall health and general well-being. So being grateful, no? Being more appreciative, being more contented with what we have, being more focused on what God has given us, and thanking Him for all those things that we have, and not complaining or becoming frustrated by focusing on what we do not have. Another saying that may be connected is one of my favorite quotations also. If you do not have what you like, you must like what you have. So, being grateful, as I have said, no, research has shown that having a grateful heart and spirit makes us genuinely happier. And grateful persons have more satisfying relationships, both on a personal and a professional level. And many people will attest to the fact that when we express gratitude, it improves our lives, no? The way we see events and circumstances in our lives, and it uplifts our spirit. So, what do we possess that we have not received? Nothing except sin. No? So everything is God's grace. No? Our time, the faculties that He's given to us, the resources that we have. So all of these are blessings and gifts from God.
And these are meant to be shared and to be utilized for His greater glory. So, this talk is an inspiration from the first letter Paul to the Corinthians, chapter 4, verse 7. Now, what do you possess that you have not received? Nothing except sin. And therefore, it is of vital importance that we nourish and we become grateful persons. Always thanking God each day for big and small things that are happening to us, for the big and small graces that He continues to give us. Especially those persons around us, our loved ones, friends, acquaintances, work, food, the air that we breathe, the planet that we live on, and the opportunities that God continues to shower upon us. So thank you so much for listening. May you share this video to whomever you so wish, and consider that probably this may be of help to them. Let God's word guide us. Balik. Sir Paul, sabi ko ikaw mag-opening. Okay po, sa tuwang-tuwa po si Sir Paul. Dahil, ibang dimension naman tayo, ma'am. Natutuwa si Sir Paul sa mga bata, sir. Ayun. Di ba, Sir Paul? Yes. Siyempre. Tsaka natutuwa din ko sa mga isip bata. Isip bata. Ano yung isip bata na yan? For sure, hindi ako yan. Oo, kasi talagang literate. Hi po sa mga parents ng ating mga ECL learners. Yes, no, we would like to congratulate Sir Perry yung ating mga pre-kinder and kindergarten learners and their parents or registered guardians and the members of their family, no? Medyo na-delay po yung ating pag-broadcast, mga tawag doon, ma'am? Yes po, sir. Ng broadcast ng kanilang buwan ng wika celebration. Yeah. Kasi binagyo-bagyo po na yun. Hindi tayo nakapag-air ng ating portal, 'di ba, Directress? Opo, sir, tama po kayo. Kaya, ito yung unang episode natin, sir, sa ngayong buwan po, September. Oh, okay. So,
Pero yung pinakita ng mga batang napakagaling na sayaw-sayaw nila, pang buwan ng wika po talaga yon, ano, last August. Kasi so, ngayon, September ay, ano na ba, ma'am? Science and Math. Yeah. Kaya nga natin pinatawag si Ma'am Shermaine. Ginawa nating guest host. Shermaine. Oh, Shermaine. Okay. Si Shermaine at si Charmaine. Yan. Pinapakinggan ko kayo kanina. O nga, no? Napakadali lang naman palang i-memorize kasi yung isa Char, yung isa mahilig mag-share. So, Shermaine siya. So ako, hindi ako mahilig mag-share, sir. Direct-press. Char para natin yung Char. Char ang aming direct-press. Char ka shark. Grabe ka naman. Share. Grabe na. Anyway, masaya po kami dito kasi yung aming direct-press po ay super, super positive, no? Kaya napaka ano yung ating eskwelahan pagka meron kayong pinagdadaanan na mga yung mga mental stress ay punta lang po kayo sa Office ng Guidance Services kasi talaga namang all smile, all positivity, no? Ano ba sekreto mo, ma'am? Literate ka ba o paano ba? Literate ako, sir. Yes. Literate siya sa mga psychological well-being ng mga tao. Okay, dahil nagbanggit ka ng literature, yan yung topic namin kanina. Yeah. Oh, topic natin, kasama tayo. Oo, kasama ka doon kasi nakinig ka eh. Okay, ayun, may nagsagot na sir sa tanong. Oh. Ay, salamat. Salamat, at ay, last. Si Cheska, yes. Basa, ma'am. Ako pala. Okay, from Cheska Gonzalez. One science concept I use in my everyday life is the law of inertia. Oh, law of inertia. This concept explains why objects remain stationary when no external force is acting upon them. For example, I understand why I am in my current position and not moving because I am not applying any force to move my feet. Galing, very scientific, no? Si Cheska ay, anong year? Grade 10, wow. Okay, may isa na nagsagot. Meron ng recitation si Cheska, may points na. May points na. Yun yung tanong ni Ma'am Shermaine kanina, tama? Okay, may points ba yun, ma'am? Nasa ano ko? Sa grade? Sa synchronous. Sa kanya daw, synchronous. Okay, sa asynchronous pala, okay. Ikaw, sir, hindi ka nagpa, ano? Ah, hindi. Kasi after this, may klase kami. Ah, okay. Yan. Sa Values Ed naman yung aking grade 7. Fear of the Lord, pa-shout out naman, including your advisor, no? So, anyway, ano pa? Announcement, sir. May special announcement ka ba? Mga upcoming activity. Mga upcoming activity, we would like to inform you na ongoing po ang napakagandang programa under the Evangelization and Christian Formation headed by no other than Sir Peregrino Asistol, no? Yay! Yeah, kasi meron pong ongoing recollection na mga male grade 9 and grade 11 students. Ayan, no? So, sana po ay nakakaroon sila ng spiritual nourishment during this Wednesday morning. Kasi hanggang 11:30 lang ata yung plan nila, no? Yes po, sir. At kanina, nakikita ko na they are also literate when it comes to spirituality, sir. Kasi may nakapila na doon for the sacrament of confession. Yan. Diba? Okay. So ngayon, merong sagot si Lara. Paano ba mag-pronounce, ma'am? Are we literate enough to be able to read yung surname niya? Lara Margo. Wow, talaga naman. A science concept we can apply in life is every action has an equal and opposite reaction, according to Newton's law of motion, which states that in everything we do, consequences will come along with it. Oh, wow, talaga naman, ano? Meron pa ba, ma'am? Napakaganda, no? Ganda, opo, sir. Consequences. Opposite. Yes. So whether good or bad, may consequence, sir, no? And part ng ating training information is for the person to be trained na harapin niya yung consequences ng kanyang actions. Hindi pwedeng i-blame niya sa iba, hindi pwedeng ituro, so dapat angkinin niya. I made a mistake, it was my fault. Or, I did my best and I got the result. Tama ba yan?
Tama, sir. Bale, accountability. Grabe talaga. Yung responsibility and accountability. Oh. Yan. Okay. Yes. Tapos si John Hendricks naman, Sir Perry, pakibasa. Yes. Sabi ni John Hendricks, a science concept that I was able to use in real life was the relationship between force and distance. I use it in a game of rock throwing in the sea back then to win po. Wow. Ah, yung pag-anong siguro. Yes. Oh, yung gumaganong ganon yung ano. Actually, mga bata, minsan sinusubukan ko yan sa river namin. Ganon. Talagang mala yung ano. Yung may pag-ganong talaga siya. Kaso yung kay Sir Perry, parang may daya eh. Alam mo, kasi para may battery yung kanya. Ah, may balik ako Sir Perry, ha? Battery operated. Operated. Ayan. Ayan na, ayan na. Ay, na, iba na to si Ma'am Tess Eslabra, yung mother ni Ma'am Carla. Iba, hindi na to science. Nasa faith na siya. Ano naman kanya, ma'am? Gratitude is not just... from Tess Eslabra, gratitude is not just an expression of appreciation, but a recognition of God's love and goodness. Wow. Talaga, ito naman ay si Ma'am Tess because of the Let God's Word Guide. Ma'am Tess, we miss you, ha? Hindi ka na nagpaparamdam sa amin ni Sir Perry. At sana minsan makadalaw ka rin dito. Ayan. Siya po yung butihing nanay ni Ma'am Carla Eslabra. And congratulations nga pala, Ma'am Tess. Kasi siyempre, MA na po ang iyong anak, no? Yay! At may inspiration na raw po, ma'am. No? Wow! Oh, congrats, ma'am. Inspiration kasi dahil natapos na niya yung MA niya. Ah, okay. Ganun ba yan? Congrats, congratulations. Ma'am Carla. Oh. Okay. Ma'am, 2 minutes na before 11. Ano? Kakanta na ba? Hindi pa. Hindi pa? Excited naman. Ano pa ang mga upcoming activities? Announcement natin. Sige, Sir Perry. Meron ka ba? Ako wala. Siyempre, yung ano, next Wednesday rin, yung kasi tapos na yung boys, at maganda po yung kanina, tahimik po yung boys, talagang nakapasok sila sa process nung recollection. Then, sunod, girls naman. Yan, girls, abangan nyo. Kailan ang date, Sir Perry? Kailan ang recollection? 18 po. September 18. That's next Wednesday po. Grades 9 and 11 girls. No? Na learners po natin ay magkakaroon ng recollection. Yan. Tapos meron pa po tayong announcement. Ongoing na po ang training ng ating mga Green Centurions. Pag sinabi po natin Green Centurions, we are referring to our varsity players, both basketball and volleyball, both midget and junior. Yeah. No? At magagaling na po yung ating mga coaches. Abangan nyo po ang magandang performance ng ating mga Green Centurions. Okay, for updates din po sa ating mga parents, no? Kind of remind your daughter or your children na to... ano na po, purchase their textbook kasi ipu-pull out na po. May naka-announcement naman po. Yes. Kunin nyo na po para maging literate yung inyong mga anak. No? Kasi kukunin na yan at tatanggalin na po yan sa ating library media center. Yan. Okay, mukhang seryoso na si Ma'am Charmaine. Okay. Kaya nag-concentrate na. Sige. Kakanta ka na. Kakanta ka. Sasabayan niyo ako, syempre. Ano pa lang ako lang. Totonohan muna natin. Si Sol Mi. Sige po. Sir, pwede ko na muna. Okay, sure. Okay, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything, love and serve the Lord. Goodbye and see you next week. Again, thank you for helping us in our exams. We see us again and again. We are thankful for your guidance that you gave us in our exams. We are very sorry for the sins that we have committed and wish you to forgive us. Please guide every single teacher and staff working in CSPN. In Jesus' name.
together we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So we end this event. And again, thank you for helping us in our exams. We see SPNR again, very thankful for your guidance that you gave us in our exams. We are very sorry for the sins that we have committed and wish you to forgive us. Please guide every single teacher.